Oh, hello guys. Maayong gabi sa inyong tanan. So, live ni Santa Caron sa karong orasa sa kagabion mga 8. So, demo natin guys yung paraan kung paano mag-decode about sa mga marker sign guys. So, comment so atong i mga first viewers nato so comment mo then atong shout out then so decode sabay shout out guys so throw now guys so maayong gabi sa inyong tanan. So short short live lang ta itong buhaton ngayon guys. Short live. So about yapon sa mga signage marker lang yapon sa mga pamagi o technique nato sa pag decode. So mula itong buhaton. So first comment so shout out nato si Sir Ronaldo Sarmiento. So shout out. Shout out po Lods. Mayong gabi. So medyo man ta maka kuan og live karon sa atong network nato. So try gi nato nga i-expose nato atong mga hibalo sa mga signage marker. So di na ta mo gamit og mga bisag wala sa gamit nga compass importante nga so bisan lang og mga one port lang akong mga experience i-share na ko sa inyo. So i-share ko sa inyo yung kahit na kalahati lang yung experience ko so paraan sa pagbasa. So ayun guys. So gagawin ko yung best para doon sa gustong matuto sa kalaman ko. So ayun. Papakita ko sa inyo o explain. At saka pasensya na kasi ngayon lang tayo nagpakita ulit kasi medyo busy at saka sa connection natin medyo paluma-luma kaya ganoon na lang. So ito first natin ito kay Sir Alexander Casabuena. So ito yung nagpa-record dito sa akin sa Messenger kay na bago lang kami nag kausap. So tinawagan ko siya. So mayroon siyang nakuhang bote. So ito yung bote guys, ito yung puwet ng bote. So iguguhit ko dito at saka i-decode ko para ma-explain niya. Explain at saka hindi lang para sa kanya kasi na-explain ko na sa kanya sa tawag kanina. So para din sa inyo ito guys. Ito yung bote na nakita nila. So tandang-tanda niya yung guhit ng bote at saka yung posisyon. At saka yung posisyon, sasabi ko sa inyo, mayroon kasing close tunnel na pinasabog, sinira, at saka binasa ko yun. At saka, ayun, accurate yun sa trabaho nila. So, ito na guys. So, drop natin yung cam. So, sana guys, magustuhan niyo yung itong papakita ko sa inyo. So sana is klaro para di tayo ano.
So ito yung bote. So marami na nakakuha nito guys o nakakita doon sa trabaho. So hindi na bago sa inyo ito. So tignan nyo lang kung paano i-decode. Para ito kay Sir Alex Casabuena. So ito yung marka niya. Tapos ay wala pala ito, wala. So sorry, ganyan lang. Tapos ganito. At S at M. Tapos ito rin yung 5. So ganyan. So ganito lang guys, para malaman natin kung anong position o angle niya. Kasi kung i-decode natin, ito yung direkta kung gamit yung compass is north, di ba? So dito wala namang 735 degree kundi 340 lang, di ba? So ganito lang yan. So sinabi niya, tinanong ko sa kanya kung anong angle na nakuha itong linya na 7 at 3.5 na may N. So sinabi niya ito daw yung, kasi yung big spot na sinasabi kong tunnel sa marker, ito yung, dito yung entrance tunnel. Ganito yung kanal. Halimbawa itong kanal, ganito yung tunnel. So sinabi niya na hanggang dito, so naka-travel itong tunnel o nakaharap itong 7 dito sa tunnel na nagmarka daw siya na northeast. So kung dito siya harap sa tunnel, so ang makikita o harap niya doon sa trabaho o nakuha nitong buti is northeast. So kung dito naman siya sa kanilang trabaho, sa dig spot nila, harap siya doon sa southwest. So southwest ito guys, kung dito ka harap sa itong nakuha na point ng bote. So para sigurado, isliitan natin yung guhit para sigurado na matandaan. So ano ba yan? So ito yung tunnel. So ito yung 7. So nakaharap, balikan natin guys, ito yung 7. Kung dito katatayo sa gitna ng trabaho niya o nakuha itong bote, so harap ito sa southwest. Southwest. Kung dito ka naman tatayo sa tunnel, so ang angle o detalye niya is northeast. Yan. So ibig sabihin, dito yung north, ito yung east, west, ito yung south. Yan. Kung kumpas yung pagbabasihan. Then kasi natandaan niya yung anong position, so madali lang natin siya nabasa o na-connect. Ito. Ganito. Ito yung 7 kung gamit yung kumpas. So ito yung 7 is parameter high. 7 is parameter high.
Ito yung parameter high guys, yung 7. At saka ito rin yung 35. Itong dalawa. Ito rin ang parameter using compass. So hindi mo makikita yung parameter pag gamit mo yung cellphone compass apps. So parameter, lagyan natin ng S kasi short. So wala tayong ginagaya dito guys na pag-decode kundi sarili natin tong paraan. So doon sa parang kino-compare tayo sa iba, so wala tayong ginagaya kundi atin-atin lang to. So ito yung N is north. North, di ba? At saka ito, so hindi pa natin ito masasagot. Yan. Itong 7, S, M, at saka 5. So, kitang-kita na guys kung ano yung kalalabasan, di ba? Kasi dito daw sa hukay nila, galing dito sa tunnel entrance na pinasabog. Ang layo o distance niya dito, galing sa tunnel, is 9 meters yung galing sa tunnel, 9 meters yung layo. Nakita nila ito yung puwet ng buti. So, ang 7, naka-align ito yung linya niya, nakaharap dito sa tunnel talaga. Pointed talaga sa tunnel. Ganito. At saka yung sinabi niya, nakita daw niya ito kung harap siya dito sa tunnel, 9 degree. So ibig sabihin 7, so ibig sabihin north, dito yung 9 degree. Di halimbawa dito yung 7. So dito yung 9. So napakalapit lang pero slanting ito guys. Yan slanting 9. So ganito. Kasi align daw, align yung 7. So para sigurado, ang sagot nito ito guys, ang sagot nito is hanggang dito ka sa tunnel. So travel ka na 7 meters. 7 meters. So dito lang. At saka yung S at saka M, kung tutuusin nyo guys, baliktarin mo southwest. Ibig sabihin is southwest kasi ito yung siya naka-align. So SM southwest 35. So ito yung SM, so southwest 35. Southwest 35. Ganyan. So ito yung at saka ito yung 7. 7 meters yung distance travel na sinasabi ko. At saka yung 5 pinapakita dito is lalim ng baho. 5 meters yung trabaho. So bakit nalaman natin na 5 meters dahil dito? So ang tanong, ano yung deposit? Kasi deposit na nakalagay, ano yon, box, drums, o cemented para nicho na forma, o kabaong ba na form, o etc. So ito, kasi direct ko lang na diniko dito. So para ito kay Sir Alexander, tapos para din sa inyo dagdag kalaman. So first na nakuha ng mga signed. First nakuha anak o nakita ito yung kasi tugmang-tugma ito sa inexplain ko, ito yung sign dito sa gilid na may
Cole dito at saka by Dutch dito. Then, ayan, baliktarin ko. Tapos, hanggang dito. So, ang layo niya dito, mayroong isang form na box dito. Ayan. Ano ba yan? Paano ba yan? Ano ba to? Guhit. Guhit. Ayan. Ito yung form of box. So, sabi ko sa kanya ilang degree ito, paano i-measure. So, sinabi niya ilang degree dito at saka dito. At saka dito. Ang nakatatak niya is 8 Kung tatayo ka daw dito sa sign na bato, kasi ito guys, ibuho ito. So, aabot daw ito ng 10 to 15 inches ang lalim yung butas dito. So, tunnel sign. So, northeast, ito yung dots at saka segundang dots deposit at saka bakit itong maps na may buho dito, hole, at saka may dots dito. So, kung titignan, ito yung deposit marker. Kahit titignan ito, forma itong box ito. So, dito, travel siya din. Pareha siya. Kung northeast dito, northeast din ito. Sabi niya. Northeast. So, ilang layo ito, guys? Is, sabi daw niya is 7 meters daw lang yung layo. Yung distance niya. 7 meters ang distance dito. Seven meters lang yung layo. So, sinabi ko sa kanya, hanapin mo yung tunnel sign kasi tunnel ito. Ganito yung posisyon, tunnel at saka sa ilalim at saka sa unahan 7 meters lang yung layo. Ganito lang yung angle sa angle direction niya sa form ito. Kopyahin mo lang. So, sabi niya, kasi yung mga arrow, dito ko nila, yung mga arrow at saka ito, dito tinuturo. Ito, may bato pa dito, dito tinuturo. Sinabi niya, dito daw banda yung tunnel. So, ito yung tunnel daw dito. Tapos, ito yung sign of tunnel na napahaba doon, na parang parang kinating na PVC, hinati. Tapos, ganito yung parang inbudo pa baba. Tapos, kanal na din ang sa ibabaw nito, kanal. So, maraming mga bato-bato rito. So, kanal na ang ibabaw. So, ito rin. Ito yung dots niya. Mayroon ding segundang dots dito. Kagaya dito. Kung anong form niya dito, kasi hinati lang ito, may dots dito at saka ito, pareho, may dots. So, kawid siya. So, ito, tinuturo niya dito at saka dito. Yung dots, sinabi ko sa kanya, gayahin mo ito. So, sabi niya is, ginaya daw niya is north, travel siya sa northeast dito. Ang kaso lang is 9 meters niya ang dig spot. 9 meters sa northeast ang layo. Hanggang dito sa entrance ng bibig ng tunnel, 9 meters. But nalaman natin na tunnel kasi dahil sa marka rito, ang marka niya, form of formation niya is pailalim yung signage marker niya. Pero may marka na explosive. So, ibig sabihin explosive is pinasabog. Entrance na travel. Nakuha niya yung bote na 7 3 5 na N.
tapos 7 at saka 5, ganyan. Kuha niya. So mali naman ang pagkaguhit, oh. Dapat dito yung align niya sa 7 dito. Ayan. Palpak. Sorry. So sinabi ko sa kanya, gayahin lang niya 7 meters lang yung layo. Dapat dito sa pagtrabaho 7 meters lang yung layo. Kung anong layo dito, pareha lang dito, makikita niya yung back sign sa ilalim. Ang lalim niya is 5 meters dito lang para sigurado malaman. So maghanap siya ng mga bato dito kahit na hindi nagamitan niya ng mga gamit na yung kumpas. Hanap siya dito sa paligid nito kasi may araw dito, mayroon mga bato na kuha na nilagyan ko ng araw dito daw papunta. So harap siya dito ang bato, paikot-ikot dito. Kung yung mga marker is nilagyan ko ng araw sa pagpasa niya sa messenger, dito la lahat tatayo, pupoint sa gitna. So ibig sabihin, sir, is positive. Positive yung area. So 7 meters at saka para sigurado ang lalim, malalaman mo dito sa 7M o SM is, pabaliktarin mo lang yan, is west, southwest. Southwest 5 meters yung lalim. 7. Kasi tignan niyo sa buti, guys, kung mayroon nakakita nito. Ganito kasi yung hugis niya. Kasi yung M na guhit, di ba, tuwid. Ganyan lang. So, bakit sinabi ko baliktarin? Kasi ganyan yung guhit sa S at sa M. Di ba? Baliktaran mo. SM, gamit using compass, is southwest. Southwest 35, kasi ito yung 35. Ito yung straight o align niya. So sa ibig sabihin is southwest 7 degree sa north at saka 7 yung distance o meters niya gagaling sa tunnel at saka yung 5 is under. So ganyan lang, sir. So kung nalilito kayo, so kailangan na balik-balikan niyo yung video natin para maklaro ninyo. So para ito rin, sir, para sigurado makapi mo yung sinasabi ko, nag-point dito kasi papicturan ko sa iyo yung paligid para sigurado. Sir Alexander, ito din para sa ito din yun, para sa iyo ito. So ito yung dig spot mo na nakuhaan mo na 735 NMS 57. Ito yung dig spot mo. So ito yung box na signed. Ito yung tunnel. At saka ito yung tunnel sign. So ito, sir, ang gusto ko, sir, is dito ka, ito yung trabaho mo, atras ka ng 5 meters. Dito ka tatayo. Kukuha ka ng camera dito. Dito na side. Kailangan, sir, na harap ka dito sa trabaho mo first. Atras ka ng 5 meters na makita mo yung buong ground o area. So dito, so kailangan, sir, is dahan-dahan mo bag video papunta dito sa box. Kuhaan mo ng video dito. 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 At saka yung tunnel at saka dito. Kailangan na pasobra yung picture
Tapos lakasan mo yung buses, sir. Sabi mo, ito yung tunnel, ito yung box. Then, ganun lang. Sana nintindihan niyo po at magandang gabi. So, ito tayo sa next topic natin. Ulitin ko sa inyo, guys. So, ginamit o pinakita ko na sa inyo yung unang gabi ito. Ito yung mga marka o signed. So, para doon sana may alam kung ilang metro lang daw yung distansya niya doon sa mga nagtatanong. So, ito yung gagawin. So, halimbawa, emoji na naman. So, pabaliktad siya, guys. Ito. So, kahit walang gamit na northeast, west, south, ito siya. So, yung tinuturo ni Rito is dito yung point. So, ba sinasabi din sa comment na, sir, ilang metro o layo ito, sir, sa nilagyan mo ng arrow. So, para hindi kayo malito, so, dito katatayo. So, punta ka dito sa gilid. At saka dito sa kabila. Maghanap ka ng bato. Stone. Kasi kung andyan ka sa pinakamagandang marka, alam mo na yung history ng area o lupa dyan. At mayroong mga magagandang marka. So, ito lang. So, kung may makita kang bato dito, kahit na marami dito. Yan. Dito din. So, ganyan lang. Puntahan mo dito para alam mo kung anong layo niya kahit na mayroon pang bato dito. Yung bato niya pinupoint, para sigurado alam mo talaga kung ito yung bato pinupoint, mayroong laman ito. So, tignan mo dito. Kung form niya dito, forma niya dito, at saka ito isa, kahit na malungkot pa yan, kahit na isa lang yung mata, tapos sinira yung ano, kung ito siya, titingin dito, so, hindi ko grabe, naglalag. So, sinishare ko yung kalaman ko, guys, para makuha yung idea. Para hindi lang sa makuha, hindi kayo malito. So, ito yung angle niya. Kung may makita kayong bato, so, makikita nyo din na pabalik pala yung marka. So, ganyan lang. Siya kadali. So, hindi ko na sinasabi sa inyo o babanggitin kung along ila ba't malaman mo. Kasi dito sa may mga araw. So, kailangan ang technique talaga is face marker o mukha ng tao o hayop. Kailangan gawin mo, paikutin mo pagtingin sa marka para magsisilbi, makita mo talaga kung anong totoong angle niya. Kasi kung hindi mo siya gagawin ganyan, so, hindi ipapasa kaniya dito. Pasa, pasa. Pasa dito. Pakunik-kunik lang yan lahat. Pabalik-balik. Para ka lang nagtatanong ng tao ba na nakita mo ba si A? Si A1? Nakita mo ba si A2? Nakita mo ba si A3? So, sabi ni Iwan, tanungin mo kay A2. Sabi ni Ito, tanungin mo kay A3. Pagkatapos mo si A3, wala naman siyang A4 na kasunod,
Tanungin mo kay Iwan balik. So pinapasa-pasa dahil sa mga marka. Pinasa-pasa ka lang. So ganyan lang, pinasa-pasa ka lang. Kung hindi mo titignan talaga, so kailangan na common sense at saka imahinasyon yung gagawin mo para makita o matuntun mo yung hinahanap mo. So ayun lang. Sana ay madali niyo itong natandaan at saka naintindihan para sigurado hindi kayo malito sa susunod na pupunta kayo sa site. So ayun. So ito rin ang next topic natin. Short live lang si kasi tayo. Ito yung next topic natin. Ito. So maraming paraan yung marka ng mga hapon. So halimbawa, hindi ko to coding sinasabi kong coding o publish ko na, kundi base ko lang sa experience ko is ito. Mayroon tayong limitan makikita is sign of T. ito rin T na may Y na dugtong. So hindi natin lalagay dito yung dots para hindi kayo malito. So ito yung sign na S na may linya. Pero kung sa actual talaga na may sign S tapos may linya, pero kung titignan mong maigi yung bato is connected ito guys, kaso lang is mayroong area manipis ba dito o dito, halimbawa dito yung manipis ganyan. At saka dito, so papakita natin dito is ito yung forma C na may markang halimbawa lagyan natin ng G na pabaliktad na G. Ayan. So paano ito i-decode? Paano? So ito yung sagot, paano i-decode? So para sa atin sa coding, di ba, is tunnel. Ito. So tunnel sign ito lahat, ha. So kung doon ka na sa trabaho mo, so kung hukayin mo ito, makikita mo itong sign, hukayin mo silalim. So matatawag talaga, sign yan kasi T. Pero halimbawa, mayroong dots dito. Dito. Lagyan natin itong mga dots. dito. 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 So, ibig sabihin dito is dali lang i-translate ito. Tunnel talaga. Kung dito mo makikita o makukuha ito, yung sign of T sa ilalim. So, binabanggit doon sa coding is tunnel. Pero madali itong i-translate, guys. Ito yung madaling paraan. Ito yung dead creek. Ito yung linya. Dead creek. Linya. Yan, dead creek. Itong linya rin, ito yung sinasabing river. Ito yung sinasabing river. So, kahit na hindi ako nagsisinungaling guys, kahit na may makikita kang ganyan, kung makikita kang inukit sa malaking bato o sa maliit na bato, kasi sa ako, sa bisa ako magbasa hanggang sa pinakamaliit na marka at saka pinakamalaki, binabasa ko yan kung tutugma ba. Kung hindi tutugma, so walang deposit treasure o walang deposit dyan, kundi travel o passage lang. Ibig sabihin is passage is daanan lang tao o daanan nila
na ano pa nagpapahiwatig na nakadaan yung grupo, unang grupo, ikalawang grupo, ikatatlong grupo, ganun. So kahit na pupunta ka sa actual area, kung sinong a-agree dyan, so thumbs up lang. Yung mayroon, marami na akong dinidiko dyan, tapos hindi ko kita yung area, pero sinabi na, oh, ganito pala sir, o ganito, kawid nga, o mayroon nga, o ganyan. So, tignan mo, ito yung creek, at saka yung creek na patay, o kahit na buhay, nagdudugtong sa river. Kaya sinasabi kong dead creek or live creek, nagdudugtong sa river. So, kung that's dito, ibig sabihin, punta ka sa pinaka dulo ng creek na nakadugtong sa river. Andito yung deposit niya. Kasi kung ito, makikita mo dito, hanggang dito ka ba naghukay sa ibabaw, kung sa actual na dito ka maghukay. So makita mo ito yung T. So ibig sabihin, pabaliktad, punta ka yung T, makita mo yung T, hanapin mo yung area na nagmarka na sign of T, yung dead creek o live creek na nagdudugtong sa river. So kahit na hindi siya dead creek or river, kahit wala yan, so hanapin mo yung bato ba naglinya na nagformation din siya, yung form siya naglinya na formang letter T, kahit na bato dito naglinya o at saka dito is bundok nga pahaba. So, ganun lang siya basahin. So, marami pang kahulugan nito. So, ganun lang yung clue na sinishare ko sa inyo, kasi ito yung limitan kasagara is yung dead creek or live creek at saka combine niya sa river. Ito yung river. Saka ito din. So, halos pareha lang ito, guys. Ito yung sanga na nagsanga na kanal na nag-abot dito sa dulo. Papunta din siya sa river. So, ganyan lang. So, pareho lang siya dito, guys. Ito. So, pareho lang. Ito. Ito rin. Ang kahulugan nito is pwede daanan, kalsada, matandang daan, or ito is pwede siyang river or kanal din na nag-form of letter S. Na, ito yung matandang daan, maliit na daanan, na hanggang doon sa ibabaw ng bundok, pababa dito sa main road. So, ganito lang yung pagbasa niyan. Pwede siyang matandang daanan na maliit, na tao lang yung makadaan. Tapos ito yung main road. Tapos yung dots niya, hanapin mo lang dito yung pa-kurbada o parang form of S na ganito na may dots. So ang deposit is andito doon. Pero kung makikita mo ito sa pinakatap ng bundok, so doon sa baba yung deposit. Hindi dyan doon, hindi malapit sa may markang S. So travel ka lang kahit na kaya may nilalagay na arrow na 50 to 100 meters, ganon yun, nagdudugtong yun dito. Pwede rin ito siyang patay na sapa or kanal na formang S na nagkoconnect ba siya sa road or sa river or sa sapa na buhay. So ganito lang siya, basahin guys. Sapa. Form of S. Then ang linya. Pwede siyang river or road. So ganyan lang siya, guys. Ulitin ko, pwede siyang sapa na form of S na nagkoconnect siya dito sa road ba? Diba kung limitan makikita mo sa bundok, labi may history. Makikita mo sa bundok, nakadaan ka sa matandang daanan o main road.
may makita kang kanal sa ibabaw na forma ba siyang S. So ganun na yung forma niya. So bihira lang siya, may mga 30 to 20% lang bihira lang na kahoy ito naglinya o bato na naglinya. Limitan talaga is kanal talaga. So dito tayo. So ito guys, itong connected ito yung pinakamahirap pero mas pinakamadali din basahin. So bago mo siya, ito lahat ha, ito. Bago mo siya basahin yung area, basahin ito yung marka. Kailangan i-compare mo siya talaga sa actual area. So ganito yung mga binabanggit ko. Yung sinasabi ko, sinishare ko sa inyo is kailangan talaga i-compare o i-base mo talaga siya sa area. So ito, ganito din. So bago mo siya makita pa, hindi ka mahirapan. Sigurado na, para hindi ka mahirapan guys, sigurado na hanapin mo dito yung kanal din na formang letter C o rever na nagformang letter C o sapa na formang letter C o bundok bang na formang letter C. Kasi dito C, pwede ito gawing pang ito. Sa guhit. Ito. Pero limitan talaga is ito yung Dead Creek River o sapa ito. Na formang letter C. Nga nakakonek na kaunti lang may silsilito. So may mga silsil talaga ganyan. May silsilito na nakokonek din sa isa ring sapa din going to river. Kasi ito yung bat pababa na G. Kasi yung river is travel down. Makikita mo din siya sa actual area kung ganito ba, dito ba siya ang pabalik ba. Depende kung anong form o kailangan nga i-compare talaga siya sa area guys. Ito. Kailangan i-compare talaga siya sa area. So dito sa iyo, mayroon ito na din. Mayroon ding mga mayroong ito rin, mayroon itong mayroon akong nakita ganito. Ganyan, H, 'di ba? Sa coding is rever. So ito yung H marka. So pwede ito, ito siyang dalawang sapa ito, guys. Pag sinabi mo, alam mo yung history ng area. Yung H is mayroon ding halimbawa dito, mayroong lagay natin yung dots dito. Yan. Kahit saan dyan. Ito yung river o sapa na dalawa. Tapos tinanong, nagtanong-tanong ka o saka alam mo na yung history. Saan yung matandang daanan? Kasi bato ito. Saan yung matandang daan dito tayo na patawid sa ilog, sa dalawang ilog? Pag sinabi ng matanda, ito yung daanan. Pag sinabing mayroong ganyan. So ito na yung it's so river. At saka ito yung crossing niya na daanan talaga. So yung deposit hindi dito sa baba, hindi dito sa ibabaw. So ganyan lang siya basahin yung H. Kasi sinasabing river, dalawa, maraming kahulugan, pwede water river or sa river mo siya sa gitna mahanap yung sign of H. Kasi ito yung itong linya is pwede siyang road. Ito yung H is river. So ganyan lang siya guys. Ahin. So doon sa may marka, 'di ba? May mga 2 meters at may mga 50 meters. So ibig sabihin kung ilang measure ito, gamit mo ba yung inches. So ikaw na bahala mag-convert. 1 inches is 10 meters. 1 feet 10 meters, 100 meters ito. Or 10 feet. At saka ito din, maraming nagtatanong ito kung mayroon ding mga coding kasi kagaya ito nakita ko. Tapos
Ano daw ito? So, madali lang din basahin. Itong one, ganito lang din. Hindi man siya river. Ito, ito siya. So, ganito lang din. River din. Ganito lang. Pagkita mo sa actual area na tuwid yung river o yung sapa o canal is straight. So, makakopy mo na siya. Kahit na pa ganyan, ganyan. Basta makita mo yung area. Yung canal o river is ganito. Pa-curve o tuwid. Kahit, basta pareho lang. River o sapa o canal lang yung i-compare mo. O bato na naglinya na ganito. O matandang mga kahoy naglinya. At saka ito, ano yung bilog ito. So, napin mo lang yung bundok ba na bilog na katabi dito sa river o dead creek. Kung di man siya bundok, ibig sabihin kung di man siya bundok is parang kawa o parang naka-slope na area o lupa. So, andun sa gitna yung object deposit. So, para malaman mo kung sigurado na deposit ito, titignan mo kung anong marka. Heart ba? Kung sa heart na titignan mo, kung heart ba siya ito, kung di man heart, ganyan, or ganyan. Kasi marami pang kasama nito kung makikita mo sa actual area o sa bato na ginuguhit. So, kung makita mo dito yung back sign, ibig sabihin is deposit na sa gitna talaga. Pero kung heart, ibig sabihin na sa gitna is mapa. Kung triangle, ibig sabihin, hanapin mo yung entrance treasure na form of triangle na nagkukunik dito. Ibig sabihin is connected siya sa river. Ganito. Kasi ito yung groove. Kasi yan eh. Ito yung, ito ba yung kurbada? Pwede siyang form of triangle dito. Ito yung aligned. Pwede siyang magkukunik o triangle. Ganyan. Or object, kung wala nang makita kang dot sa gilid na kasama dito sa gilid na wala ito, kasi yung iba is wala, hindi klaro, pangit na pagka dots, ito lang yung object, ibig sabihin, ito na yung deposit sa gitna, ibig sabihin is, ang laman is drums. Drums talaga. Pag ganyan, yung perfect circle. Kung makita mo rin sa guhit na form, yung dots dito, kung kaklaruhin mo, gamitan mo ng magnifying glass, kung budha yung makita mo dito sa guhit, so ibig sabihin is, budha deposit. Dito. Pero kung makita mo dito is, sa segundang dots, gamitan mo ng magnifying glass, kasi pinakamaliit, kitan talaga, makita mo dito na, poison area. So, yung skull is poison, tapos deposit na sa gilid. So, ganyan lang siguro. Kasi that's, di ba? That's. So, ito yung skull dito. So, at saka ito yung deposit. So, kung tatrabahuin mo, hindi mo alam kung saan, paano basahin, dito mo matuntun yung skull o poison, yung danger. So, hindi mo alam, nasa gilid lang pala yung true deposit. Yung tunay ito. So, ganyan lang siya guys, na pagbasa. Kasi sa trabaho ko, ginamit ko na yung basa na aro nung una. Ginamit ko na guys yung aro, yung mga aro-aro na basa nung una na mga marka. O nakikita ko rin sa iba na ganun nila basahin. Hindi pa ako nag-vlog, hindi pa ako wala pang signal, wala pa akong cellphone, ganun ko siya binasa. So wala talagang nakuha sa ilalim, kundi puro lang siya marka. Mabibigani ka, may makita kang heart, paa, left and right,
mayroong araw talaga, maganda. I-compare mo siya sa coding. Kaya nung sinasabi kong Indian Gold sa trabaho namin. So, nakita ko siya sa coding, pero sa pagbasa is alanganin pa ako. So, alam ko, oh, Indian Gold pala yung deposit dito. Malapit lang siguro, pero wala pala doon sa hukay namin kasi sign lang yung mayroon. So, hanggang sa marunong tayo magbasa, so alam na natin kung saan talaga yung eksaktong direksyon niya ng Indian Gold na sinasabi ko. So, ganun lang siya. Tapos, kung tutuusin, kung iigihan mo talagang maigi, so, kailangan na yung sinasabi ng iba is imahinasyon lang talaga, is imahinasyon. At saka, determinado tayo. At saka, yung love natin, yung trabaho natin. So, alam talaga natin kung mayroon. So, at saka, doon din sa mga naghahanap na may nakuha tayo, so, pasensya sa inyo kasi kung totoo man, kung mayroon, aabot tayo na sa ganyan na mayroon. So, pasensya kayo. So, kahit na hindi tayo magka-viral o sisikat. So, ito lang. Yung sa totoo, nagba-vlog ako kasi naiingit ako sa iba. Hindi sa magkapira, kundi naiingit ako dahil, oh, wow, pwede pa lang mag-vlog maliban sa makapira. So, sisikat ka pala, ba-viral ka, makikita ka pala sa TV. Ganun lang yung ano ko. Pero, wala akong maibang maisip, kundi yung vlog sa about sa treasure talaga yung sinishare ko. Kasi, dun, yun talaga yung love ko. Maraming opportunity na trabaho na nag-o-offer sa atin abroad. So, hindi ko siya tinanggap kahit na malaki yung sahod. May mga contract na malalaki about sa construction o wiring. So, hindi ko din siya tinanggap. So, makaipon ako. So, gumawa kami ng shop. So, kaunti-unti lang. Tsaka, makapalit ng 5 kilo na asin. So, yung asin din is makakatulong din yan. Hindi para pangkain, kundi para pangtimpla ng mga maraming klaseng pagkain o ulam. So, ganon. So, dito ko binibase o sinishare yung kaalaman ko. So, kahit doon sa may matulungan tayo, halimbawa sa 10 matulungan natin. Sa 10 matulungan natin is yung Siam is Mandurugas o Gahaman. So, amin, Bisaya is Mandurugas, Bintahoso. So, sa 10, Siam lang yung Mandurugas o Bintahoso, sa isa, may nakuha sa dinicode natin. So, kahit na isa lang yung ibigay sa atin, so, Panginoon lang yung bahala sa kanya, importante is nakatulong ako sa kanya. O kahit na hindi man nila ako bigyan, sa 10 na nagpaparecord, 10 yung nakakuha, hindi niya ako binigyan, kahit isa, sa kanila. So, okay lang din. Hindi din ako matataranta kasi sanay na tayo. Tsaka, hindi din ako nasasayangan kasi bakit? Tao lang din naman tayo kung hindi kayo bibigay ng share kung baka sakali. So, pray ko lang sa Panginoon na yung nakuha niyo is i-bless niyo sa iba o itulong ba. Kasi pag panahon na maubos yung buhay natin dito sa mundo, eh sigurado yung kayamanan natin is hindi natin madadala sa impyerno o sa langit. So, ngayon lang. So, kasi hindi rin ako matataranta kasi based sa kaalaman ko is mayaman ako. O kahit saang area basahin ko, kahit na basta alam ko na mayroong tawag na yan. Mayroong history ng sa lupa. So, ayun lang. Madali lang siya. So, paano guys? So, paalam na ako guys. 55 minutes. So, pasensya na. Medyo mayroong time na naglalag yung o nag-disconnect yung live natin. Local live natin. So, pasensya na. So, shout out ko ito. So, ulitin ko shout out Sir Ronald Sarmiento, shout out mayong gabi sa inyo tanan, Patricio June,
So, shout out din sa iyo. Abong-abong, stay forever. So, shout out by Good PM. So, doon sa mga hindi nag-comment. So, pasensya na, hindi ko makita kung si ilan kayo. So, ayun. So, inaantay ko sa inyo kung mayroon bang mga katanungan kung pwede ko masagot. So, wala. So, 1 hour lang tayo live, guys. So, mayroon na tayong 4 minutes. Ayun. So, padandahan ako, guys, na papaalam sa inyo kasi gabing-gabi na. Ako lang yung tao dito na nagtatalak-talak pa. So, ayun. So, sana ay mayroon kayong nakuha na idea, guys. O sana ay itong paraan o pinakita ko, in-explain ko sa inyo, is nakatulong sa inyo. So, doon sa mga kung hindi kayo komportable sa paraan ko o parang hindi kayo makapaniwala. So, ito yung explain ko. Kung hanap ka lang yung sign, gagawin lang para maniwala talaga kayo. So, i-compare nyo sa area at saka yung sign na ginawa ko. Kahit na anong klaseng sign, compare mo lang. Kahit anong sign, paa o ano pa yan, letra pa yan, compare mo sa actual area, diba? Makakopy o makukuha nyo talaga yung pinopoint ko. So, yun lang, guys. So, hanggang sa muli is paalam. God bless. Og maayong gabi.